Actually, itong topic na babanggitin natin is outside my niche, di ba? Hindi ito yung mga tips na tungkol sa pag-ibig. Pero, involved sa pag-ibig. Kasi ito yung pag-ibig natin sa taong nilabas natin sa mundo. Niluwal natin. Ito yung mga sofling natin, di ba? Yung mga anak natin, di ba? Kasi as a parent, may mga bagay tayong nasasabi sa kanila na hindi nakakatulong sa growth nila. Hindi nakakatulong sa paglaki nila, sa pagkatao nila, sa pagdevelop ng sarili nila, di ba? At kung isa ka sa mga taong may batang pinapalaki o may anak na, para sa itong video natin, dahil ang pag-uusapan natin, kapatid, hindi mo dapat sinasabi sa anak mo dahil makakasira to ng future nila, makakasira to ng image nila towards you. Siyempre, yung image nila towards itself, di ba? Sa sarili nila. Yung pagtingin nila sa sarili nila. First time ko ito gagawin and I hope makarelate kayo. Kaya ako interesado ka malaman kung ano yung pitong bagay na to. Para kapatid, pag-usapan natin yan. Skip on watching. Hi, I'm Larry Opimo at gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maybigay mo yung best self mo, syempre, para mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaar. At ang unang-unang bagay kapatid, hindi mo dapat sinasabi sa taong mahal mo, sa taong special para sa'yo, which is yung anak mo, kapatid, yung mga offensive words towards their appearance o sa physical na anyo nila. Diba? Minsan kasi as a parent, diba? Sobrang galit natin, sa sobrang stress natin sa buhay, nasasamahan pa ng mga makulit nating mga supi. Lalong tumataas yung stress level natin. Diba? To the point na kahit alam natin na nangaasar lang, nagbibiro lang yung taong mahal natin sa atin, eh, natitrigger kagad tayo. At syempre, bilang parent, kabilang na rin ako dito. Nararamdaman ko rin ito at nararanasan na minsan, nasasabihan ko ng hindi maganda yung anak ko. Lalo na kapag nagbibiro siya. Example, yung stress ka na, maraming kang ginagawa, tapos pila siya papasok. Bilang papasok yung anak mo lang. Mama or papa, ang pogi ko, di ba? Ganda ko, di ba? Yung guguluhin ka lang, kakalabiting ka, tapos ganun sasabihin sa'yo. Alam niya naman na busy ka. Kung iisipin natin, ginagawa nila to dahil gusto nilang makita, gusto nilang maramdaman yung pansin mo, di ba? Pero bilang triggered na tao, ang una magiging reaction natin ay, ginagawa rito, umalis ka dito, hindi ka pogi, pangit ka, di ba? Yun, di ba? To the point na maiisip ng bata na totoo yung sinasabi mo, di ba? Na genuine yung binabanggit mo, even if hindi naman. Ito yung mga bagay na hindi mo dapat sinasabi sa mga batang minamahal mo, di ba? Mga batang inaalagaan mo. Yung mga salita na makakadegrade sa pagtingin nila sa sarili nila. Okay? Kasi tayo sa ikalawa. Which is, yung mga makasarading wishes, di ba? Yung mga, halimbawa, sana katulad ng anak mo, mabait din yung anak ko. Sana hindi ka na dumating dito sa buhay ko. Mga ganon, hindi ka sana dumating dito sa buhay ko, hindi sana ako nahihirapan, di ba? Yung mga ganyang salita na maririnig ng anak, feel niya na hindi sana siya inire dito sa mundo, na hindi ka masaya na dumating siya sa buhay. Yung mga ganitong kasarili na wishes, di ba? Even if triggered lang tayo kapag nababanggit natin, eh hindi ito maganda sa pandinig at sa mata ng tao, sinasabihan natin, especially ng mga kabataan, diba? Kaya naman, hanggang maaari, iwasan natin mabanggit ito sa kanila. Okay? Kasi tayo sa ikatlo, which is, yung may paparamdam natin sa kanila, napabigat sila. Kapag nagsiswear na tayo sa kanila, diba? Na, palagi ka na lang ganyan, palagi ka na lang ganito, diba? Na ang ginagawa sa buhay, puro ka na lang katamaran, diba? Kain tulog ka na lang, hirap na ako, pagod na ako, ganyan ka pa, diba? Kapag sinasabi natin ito sa tao mahal natin, ang pinupunto natin dito is kumilos sila, di ba? Pero sa pandinig nila, ang sinasabi mo sa kanila, ipabigat sila. Lalo na kung pinaparamdam mo sa kanila na istorbo sila sa buhay mo, mahirap sila sa buhay mo, di ba? Kapag napairamdam mo sa mga supling mo na pabigat sila, burden sila sa'yo, ganun din yung magiging tingin nila sa sarili nila. Na baka totoo nga ito si mama, baka totoo nga ito si papa na pabigat lang ako sa kanila. Siguro dapat hindi ko gawin ito. Baka sakaling makuha ko yung papuri nila, di ba? Nagawin nila yung bagay na alam nila magiging maganda sa mata mo even if hindi sila masaya gawin mo. Pati hindi sila malaya na gawin mo. Kasi it's against their will. At nakakalungkot na nangyayari ito sa loob ng isang tahanan. Diba? Okay, pagsit tayo sa ikapat, unhealthy comparison. Diba? Yung kinukumpara mo yung anak mo sa ibang mga bata. Diba? Well, may mga paraan din naman na ikukumpara mo sila para ma-challenge sila. Pero hindi mo sila ikukumpara dahil gusto mong maging ganun sila. Diba? Kung ikukumpara mo sila para lagpasan nila yung limit nila.
na sinet nila para sa sarili nila. May healthy comparison at may unhealthy. Masasabi mo unhealthy yung pagko-compare mo sa kanila kapag ka gusto mo yung taong kino-compare mo sa kanila ay maging sila, di ba? Nagayahin nila yun, which is hindi yun yung anak mo. Kasi meron niya sariling uniqueness. Meron niyang sariling bagay na magiging the best siya. Kailangan natin bilang parent is i-guide sila. Makuha nila yun, na mailabas nila yun. Don't compare them to others, kapatid, kasi hindi magiging healthy sa isipan nila. At syempre, sa puso ng bata. I-present tayo sa ikalima, which is, pinatakot mo sila na iiwanan mo sila. Kapag pinaramdam mo sa taong mahal mo na pag hindi nila ginawa yung bagay na yun, alis ka. Kapag hindi mo nila ginawa yung bagay na yun, hindi ka nalang makikita. Anong ma-feel ng taong mahal? Isipin mo, kapatid. Matatakot siya, kapatid, na gawin yung mga bagay na hindi mo gusto. Kasi ayaw niyang mawala ka, di ba? At ang mangyayari, kapatid, mafe-feel niya yung kawalan ng kalayaan sa loob ng tahanan niyo. Kasi magagawa niyo yung mga bagay na takot siyang gawin, pero kailangan niyang gawin dahil tinatakot mo siya na aalis ka kapag hindi niya ginawa. Kahit kailan, kapatid, hindi magiging maganda sa pandinig ng kahit na sinong tao. Even if sa mga bata o sa matatanda na ipananakot mo na aalis ka sa buhay nila, di ba? Kasi imbes na gawin niya yung mga bagay na gusto mong gawin niya, mangyayari niyan sa hinaharap niya, matatakot na siyang sumubok dahil iniisip niya na yung mga taong mahal niya, posibleng mawala sa kanya. Kaya naman, don't ever threat your child na lalayo ka o aalis ka kapag ka hindi niya nagawa yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa kanya. Okay? Kusin tayo sa ika-anim. Last but not least, kapatid, ika-anim na bagay na hindi mo dapat sinasabi o ginagawa sa taong pinapalaki mo o sa taong mahal mo sa supling ay yung empty promises. Mga pangako na wala kang willingness na ito pa rin, diba? Hindi ka willing gawin, diba? Kasi the more mong gagawin ito sa kanya, the more niya may isip, kapatid, itong mama ko, itong papa ko, hindi ito tumutupad sa pangako. Wala akong tiwala dito sa mga magulang ko. Kasi never nilang tinupad yung mga pangako nila sa akin. Kaya kung mangako ka lang naman din sa bata, ipangako mo yung mga bagay na kaya mong tuparin para hindi siya mahirapang magtiwala sa'yo. And I hope na-enlighten yung isipan niyo bilang mga parents dito sa video na ginawa ko. If na-enlighten nga naman, please help me share this to your loved ones. Tapos hindi natin matulungan ng video para makatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa about video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pagiging yung panonood at pagsuport. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ako rin ito. May upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi, kapatid. May God bless you. Peace!